friends, welcome to our channel, the Snoopy Serna Channel. Alam nyo, friends, ngayong araw na ito, excited ho ako kasi itong next guest natin, hindi ko pa nakakasama sa pelikula, sa TV show. She seems to be a very nice and charming person at totoong tao ho. Mga kaibigan, I'm proud to introduce to you ang isang tao na nilabanan na ho yata ang lahat ng krisis sa buhay at nalampasan ng bonggang-bongga. Wala akong iba, mga kaibigan, kundi si Miss Kiana Reeves. Yes! Yes! Thank you! O, diba? Ang taray ng introduction. Totoong tao. Kasi lang 50-50 lang. So, huwag kang gano'n. Kasi yung dito, hindi totoo na eh. Hindi. Totoo yan. Thank you for guesting me. Oh, thank you. And thank you, Kenz. And hi sa mga subscribers ni Miss Noki. Ayun, idol ko yan, Miss Noki. Serna. Kiana Reeves, sa pangalan mo pa lang, controversial ka na. Saan ba nakuha yung Kiana Reeves? Kwento mo naman sa amin. Yung kasi yung nauso yung pagpas. Si Kiano. Oo, yung Matrix. Oo, yun. Ay, talaga ba? Oo, totoo yun. Tapos pag i-search ako sa Google, kami lang dalawa ang lumalabas niyo. Kaya alam na alam ni Kiano na may babaeng version siya. Di ba? Oo. But your real name is Janet Duterte. Yes, opo. From Cebu. Cebu. Sis, ito ha, Duterte, malaking pangalan. Hindi, malaki talaga. Ang kanyo, no? Hindi ako makatawa. So, sino si Janet? Si Janet is probinsyana, sa taga Cebu, Bisaya. Mabait naman din siya. Oo, kaso lang naglandi ng maaga. Kaya nagkaasawa siya ng maaga. Gano'n naman kaaga yung maaga naman? 17. Virgin. Oo. Virgin pa ako noon. Kaya... Swerte ang mister ba? Kaya nga. May kinalaman ka ba kay ex-president Duterte or vice president Sara Duterte? Yung ex-husband ko. Related sa kanila. So, ang Duterte is your from Cebu. Married name? Yes, married name. Yes. Ang surname really, mo is... Diretso. Yun na. Janet Diretso Duterte. Hindi pa kasi kami name. Anal. Kaya Duterte pa rin ang gamit ko. But hindi kayo nagkaanak? Mayroon dalawa. May dalawa? Yes. Sana wish ko lang naman ganito pa rin ang katawan ko. Pareho tayo, sis. Dalawa rin ang anak ko magaganda. Hi sa aming Sachi. Gusto mo, palit tayo. Sa'yo yung katawan niyo. Mukha mo akin na. Oh, kasi tignan niyo, guys. Walang ka-makeup, makeup. Isa mong tala ako, plakado-plakado na. Ano yung patumadaling araw? Ang kapal-kapal na nga lang kong sealer ko eh. Tapos ang ganda pa rin. Di ba nakakainis? Pero ito, ano ba ang pagkakaiba ni Janet at ni Kiana? Si Janet kasi, maldita. Oo, yung alam mo yung typical na probinsya ng maldita. Tapos si Kiana... Oo, yung parang maldita na wala sa lugar. Talaga ba? So si Kiana kasi, dito na nabuo. Oo. So okay, nadaanan ni Kiana lahat ng hirap. So nandun sa kanya yung lessons. Kaya hindi na siya masamang tao. Na mabait siya dahil naranasan niya yung hirap ng buhay. Ito kasi si Janet, parang burara lang na hindi naman niya naranasan yung hirap dahil may asawa naman siya. So, binubusog naman siya lagi ng asawa niya. Parang sinusunod lahat ng layaw. So, yun lang nga, wala lang freedom si Janet. Kaya lumayas ng Maynila, kaya nagiging Kiana Reeves ka. Ang ganda naman ng story. Di ba may ginawa ng life story sa'yo Opo, sa TV? Opo, MMK. Simple lang, yung mga line of 7 ko sa card, sana maging line of 8 na para matuwa yung mga magulang ko sa akin. Ba't sa movie din, ano? Tsaka na, baka naman mamatay naman ako ng maaga. Baka naman documentary na history, nagiging history na ako. Huwag naman. Pag nagkita si Kiana at saka si Janet, ito si Maldita at saka itong si Refined na. Yes. At ano kaya magiging usapan nila, sis? Sasabihin ni Kiana doon kay Janet na, "Huy, grow up." Ah, di ba? Parang kasi hindi niya na-try kasi yung hirap ng buhay. Kasi hindi naman siya pinanganak din na mayaman si Janet. Hindi lang niya na-try yung nadaanan ni Kiana. May pagsisisi ka ba na ikaw ay umalis ng Cebu? Matagal ko na kasi pinagplanuhan yon. Kasi nagiging ex-husband ko kasi, hindi ko kasi siya love talaga. Parang teenage life mo na
ginawa mo lang siyang tagabigay ng allowance. Tapos, parang ano, di ba, luka-luka nga si Janet, di ba? Hindi, at least, oo. Ano, yung na-realize mo yung pagkakamali mo, yung importante, oo. Sis, di ba? Tsaka bata ka pa, immature ka pa. Oo, 17 pa lang ako noon. So, nung nakatikim si Janet, sabi niya, hindi pwede, kailangan palagutan mo yung mga ganun. So, parang tinanan kasi niya ako. Ah, okay. So, pinagplanuhan niya kasi 8 years ang gap namin, mas matanda siya. Malaki ang agwat. Oo, so, paano naman matututo si Janet kung 17 pa lang siya, nagpakasawala naman siya kamalay-malay. Nagsisi ako nung iniwan ko yung dalawa anak ko dahil hindi sa akin lumaki. Pero the rest na buong buhay ko, natuto ako sa tama't mali. Kasi alam ko yung mali, i-accept ko yung mali ko. Tapos kung ano yung tama, ipaglalaban ko yung tama. Oo. Hindi ko na rin siya kailangan isisi sa ibang tao kasi ako lang din naman nagdesisyon. Correct, correct. Ngayon meron na kayong relasyon ng mga babies mo. Okay, never naman silang ano sa akin nung siguro nung bata pa sila, brainwash sila ng papa nila. Ako naman naintindihan ko kasi mali naman talaga na parang iwan mo yung anak mo, pero sa akin kasi mayroong pinanggagalingan yun kung bakit ko siya iniwan. Sa dami na pinagdaanan mo sa buhay, saan ka humuhugot ang lakas mo? Kay Lord. Kasi parang pinaubaya ko na sa kanya yung buhay ko kasi parang siya na lang yung naiwan. Ang mga tao kasi parang hindi mo alam kung sino yung totoo o hindi. Yep. Siyempre, i-judge ka na buong mundo. Sino ba yung kakampi mo? Siya lang naman yung hindi mag-judge sa'yo. Marami akong mali na nagawa. So, wala akong rason na magalit sa kanya. Every time, bahala ka na, Lord. And that's something for us to ponder on, my friends. Diba na tayo kasi kumisa kung saan-saan po tayo humuhugot ng lakas. Pero ito nanggaling po sa isang lady of substance, a woman of substance. Kaya hindi ko alam yung anxiety na salita. Kasi ang alam ko, gutom lang yun. So, tapos ngayon, sabi ko, anxiety pala yan. Kasi kung may kapit ka kay Lord, hindi ka magkaka-anxiety kasi tanggap mo lahat ng sa paligid mo eh, magkakamali ka or what. Kaya ka winner sa buhay. Ay, thank At you. At ito, winner ka. Nag-win ka sa PBB. Yan. O, oh, yan na. Maaari ka na lumipad. Extra challenge, nanalo ka, sis. Oo. Challengers, extra ready na ba kayo? Extra, yan na! Okay, simulan na natin. Bola? Go! Tama, yes! Ang dami mo mga pinanalo ng mga contest dyan. Parang ang pinanganak na winner. Bakit ka laging winner sa buhay? Hindi naman lagi. Yung extra challenge kasi, physically. Yung parang sanay ako sa hirap. Na kasi hodang pagod na pagod ka na, parang ituloy mo yung laban. Siguro doon lang yun, kasi syempre bata-bata pa ako noong 2005 ata yun. Yung Big Brother naman, 2006, buhay naman yun. Yung mga decision sa buhay na mayroon kang pinaglalaban. Kaya na, ito bang pagpapatawa mo? And natural yan, I know. Pero ito ba isa na yun sa mga parang naging daan mo to escape the hardships that you went through? Siguro isa din yun. Bisaya kasi ako. So, pag nagsalita ako, kahit seryoso ako, nagtatawanan sila. So, parang napunta ako lagi sa comedy kahit seryoso ako. Tapos lahat ng kwento sa akin, pag kinikwento ko, pag ako daw nag-deliver, nakakatawa. Pag iba daw nag-deliver, hindi nakatawa. Ayaw ko kasi yung boring na buhay din. Kaya siguro, the way ako magsalita, yung parang lagi akong alive. Oo nga. Oo. Totoo. And speaking of which, dahil doon sa naging nakita ka ng mga tao na comedian ka, oo, nakakatawa ka, sumikat ka. Yun nga. Noong mga panahon ng after PBB, lumaki ang pangalan mo, sis. Ano yung mga pumapasok sa mind mo ng mga panahon na yun? Ang inisip ko lang, marami na opera. Kasi yung bago... Practical. bago ako nag-BBB, di ba, napunta ako doon sa escort na issue. So, lagi ako naghahanap ng pera. So, nung nanalo na akong PBB, inisip ko, ay, hindi na ako magagilap ng pera. Ang dami na akong pera. So, may mga projects na ako. So, inisip ko, ay, marami na akong kaibigan. Hindi na nila ako i-judge. Parang gano'n. So, ibig sabihin na, napaghandaan mo ang success mo? Hindi rin. Hindi kasi rin. Hindi ko naman alam na manalo ako.
akala ko nga parang ma-evict ako kasi parang nagsagutan kami noon ng ka-housemates ko. Ito ba masama bang mag-ano opinion ko yun eh? Kung na guilty kayo, wala akong pakialam sa iyo. At ako na ano na kay wala akong pakialam din sa iyo. Wala ko. Di ko naman sinabi na ipatanggol mo ako. Wala naman akong pakialam kung ipatanggol mo ako hindi. Bakit inano? Bakit ah? Wala naman akong ginawa sa iyo masama. Inisip ko, di naman ako pumasok dito para manalo. Inisip, pumasok ako dito para magpakilala sa buong mundo. Sis, ito tatanig ko straight. Lumaki ba ulo mo at some point in time? Yung ano lang, yung parang masyado lang ako ang kampante at na-overwhelm ako. Yung kampante, yung inisip ko kasi manager ko si Tito Boy, hindi ako mawawalan ng projects. Mm-hmm. Then yung na-overwhelm, parang siguro hindi ko na-handle yung kasikatan mo na bawat galaw mo. Dapat iingatan mo dahil nakatutok lahat ang tao sa'yo. Eh ako hindi ko kasi inisip eh. Kaya akala nila pasaway ako lagi. Walang pera or walang pera. Ganito na talaga ako. Kaya siguro natanggap na nila ako na ganito talaga ako. Who is Keanu Reeves or Janet outside of the movie industry? Ako lang kasi mag-isa talaga dito sa Maynila for mga 23 years na. So wala akong pamilya. Then, uuwi lang ako sa amin para lang dalawin yung pamilya ko, yung tatay ko, yung dalawang anak ko. So, hindi ko talaga nagampanan yung pagkananay. So, pero, tuloy-tuloy yung communication namin, kung ano yung problema nila. Lagi ako nakamonitor. So, nandun yung respeto nila dahil alam nila eh, nanay pa rin ako eh. Typical na nanay pa rin na probinsyana. Para pinapagalitan ko rin na, oy, di niya tama ha. Hindi ko sila pinagbabawalan. Parang gusto ko silang lumipad. Yung bigyan mo ng laya kung ano yung gusto nila sa buhay. Ikaw daw eh, how true na lapitin ka sa mga boys? Oo nga eh. Parang hindi ko rin alam bakit. Kahit daw ng bata ka pa, lapitin ka na sa mga boys. Oo, kasi high school pa ako. Kunwari, first year, ang gusto ko naman yung mas bata sa akin. Kaya sabi ko... May tanong ko naman, bakit naman sis? Bakit naman gusto type mo ba? Sige, seryoso ha. Siyempre masarap eh. Like ito oh, na lamijod. Lamijod kay... Ang difference kasi, pag medyo may edad na, hindi na masyadong matamis yon. Parang iba na lasa nun. Parang may mga tama na yung mga organs. Kadiri. So pag ano kasi, pag bata, fresh, mabango, matamis. Oo, kahit bagong gising. Pero siyempre, masarap talaga. Oo. So hindi ko sinasadya yun. Natry ko rin may mga bulok-bulok, pero pera-pera naman yun. Kaya buti na lang may pera na ako, kaya ayoko na ng bulok. Dami. Eh, alam mo, hindi mo naman makalimutan sa mga boys. Ah, hindi ko makakalimutan. Siyempre, pag size yan. Uh-huh. Oo. Pag mga duck, siyempre, nakatatak na yan sa ano. Kasi pwede mo gawing suki yun eh. Tapos yung mga jutes, mga ano, hindi mo nga alam mga pangalan nun eh. Oo. May mga jowa-jowa naman ako. Ayun naman, love ko naman yun. Yan, ito marami ang natutuwa sa'yo. Pero meron ding medyo... Hindi natutuwa. Ano na mga reaction mo dyan, kapatid? Hindi ako magtaka nun kasi nga, si Santo Papa nga binabash, ikaw pa. Parang hindi, walang taong exempted dun. Siyempre, hindi naman ako perfecto. May mga mali din naman ako nagawa. So ito, how do you handle them? How do you handle the bashers? Ano yung kinakagalit nila? Yun ang gusto kong gawin. Ikaw ba yung tipo pumapatol ka sa bashers? Minsan. Kasi gusto ko silang, ano yung tapikin. Mm-hmm. Kasi namimihasa kasi sila. Dahil ang artista kasi, parang deadman na lang. Kasi hayaan mo na kasi, kachipan. Mm-hmm. Si ako naman, julog sa ko eh. Eh gusto ko nga yung kachipan eh. So, kinalalabaan ko talaga kayo. So, hindi na sila sa bagay, tama, sasagot. Ano, kailangan din nga siguro, Mason, yung bang iaano mo rin, ipararamdam mo rin sa kanila na may feelings with them at nasasaktan din kami. Yes. Miss Kiana, naniniwala ka ba sa forever? Hindi. Kasi lahat ng bagay may end eh. Parang ano? Realistic. Yes. Yung happy ending, mayroon. Pero yung forever, may mga bagay-bagay talaga na sa pagkain, may expiration. Sa love, may kasawaan. How is your love life? Isang matinding nga. Ay? Wala hindi talaga. Hindi ako naniniwala.
Di, mayroon naman, kung sex life, mayroon naman pwede tikim-tikim. Mayroon naman tayo mga suki card. Mayroon naman tayo suki card dyan na tatawagan mo lang, gano'n. May available ka ba? Per booking na lang. Oo. So, gano'n naman. Kasi hindi naman sila naniniwala pag sinabi kong wala talaga. Pero walang relasyon. Parang baga, ano, open ang relationship. So, tingin mo dadating yung araw na yun na makikita mo rin yung si Mr. Right. Positive ka naman doon. Hopeful ka. Parang hindi ko na nakikita. Oo. Kung mayroong darating, sana naman yung hindi nakatungkod. Baka naman pareho na kami senior citizen. Ayoko naman ng ganun. May forever ka nga, pero pareho na kami naka-maintenance. Diba? Baka naman pareho kami doon magkitaan sa Mercury. Kaya masarap kasi nakakabata kasi yung bagets. Oo. Mm-hmm. Parang pinapasok mo yung collagen sa katawan. Oo. Placenta. Ah! Placenta to! Ano ko na kaya ang guest? 19. Ah! Dalawang ba? Beses ako nag-jowa na 19, tapos mag 5 years kami. Yung isa naman 4 years. O at least ha, nung nagsawa na ako, yun, free. You're free to go. My friends, nandito po tayo sa ating portion of What's in the Picture with Kiana. Oh. May papakita ako mga litrato sa'yo, madam. And then, magkikwento ka, magre-react ka. Mga boys ba yan? Kung ano, tignan natin, surprise. Picture number one, Miss Kiana. Ay! Favorite ko yan! Ay, my God! Ano ba ito? Kinakain ba ito? Ay! Kumakain ka ba nito, madam? Aamuyin ko muna yan. Inaamoy-amoy na. Oo, tapos ano, syempre, ano ba yun? Pirut-pirutin? Pirut-pirutin. Kasi ayoko kasi yung malambot. Oo, gusto ko yung matigas bago ko isubo. Pero ano style naman mo kinakain to? Di, syempre from dulo. Kakainin mo yung dulo kasi amoy. Tapos dilaan ko syempre. Titikman ko yan eh. Mm-hmm. Kasi pag hindi ko gusto ang lasa, yung may amoy, ayoko. Ayoko ituloy. Oo. So pag mabango, fresh ang amoy, syempre, kakainin ko na hanggang dulo. Yummy! Bubusin ko talaga siya. Anong best time naman para kainin ito? Kinakain ko yan siya sa morning. Oo. Kasi gustong-gusto rin niya yun eh. Sa umaga? Sa morning, oo. And then, pang-breakfast talaga siya. Pang-breakfast talaga siya. And then, sa madaling araw. Aha. Oo. Kasi talaga, hinahanap bakit? Ko rin siya sa madaling araw eh. Talaga ba? Oo. Humihilap kasi yung tiyan ko. The next picture. Ito na, Miss Kiana. Ganun? Makiliti yan? Meron ka ba nito? Dati. Ah, dati. Dati. Tapos ngayon, bakit nawala? Eh, hindi naman sila nagtatagal eh. Hindi ba siya nakakasugat? Hindi ka ba nasugatan noon? Hindi, na ano lang, natitinik nyo, nabubulunan lang dito. Kasi kumakapit kasi yan dito sa ano, sa galang-galan natin. Dito sa lalaman. Oo. Ganon-ganon ka. May mga ganon-ganon. Pero ang sarap laruin yan. Talaga ba? Oo. Kailangan may nahihimas-himas ito. Oo. Kahit tulog ako, ginaganon-ganon ko. Kahit nakapikit ako. Sus, ginawa. Talagang sarap ganon pa. Ang sarap nitong laruin, ha? Sobra. Oo. Ito naman. Ay! Tuwing kailan ka gumagamit nito? Gumagamit ako niyan pag bet ko. Mm. Oo. Hindi ba nakakasugat ito, madam? Siguro huwag kang gumalaw ng gumalaw. Oopsie. Yung pag nandun na yan, nakasabit na yan siya, masyadong lingon ng lingon. Oo. Pero paano mo naman ipagkakasya ito? Pwede naman kasi ano siya, yung butas. Na-adjust? Sakto lang naman ang butas. Pero yung ano kasi yung galaw niya, huwag masyadong gumalaw. Steady oo, lang. Steady lang, yung parang ganyan ka lang. parang ganyan. Okay. Maraming salamat. Masakit ba ito pag pinapasok? Dapat dahan-dahan. Oo, huwag nang biglain. Oo, yung dahan-dahan lang na ipasok. Sa first picture. Sa first picture, ito ho ang ibig namin sabihin ni Miss Kiana. Waffle. Oo, ang waffles, di ba may laman yan? May laman. Oo. Cheese. Inamoy muna. Eh, paano kung sira yung hotdog? Ito tapos naman ito. Yung pangalawa. Ang suho ang pinag-uusapan namin.
Papi, yung... mahilig ko kami pala sa pera. Gaganon kasi eh. Yeah. Lumilipad yung balahibo. At lumilipad ang balahibo, correct. Oh. Ito naman ho yung pangatlo. Oh. Ano naman ho inakala yung pinag-uusapan namin? Earring, my friends. Oh. Dahan-dahan lang kasi ipasok. Kasi di ba may ibang earrings na malaki ang pakaw? Yes, oo. Oh, oh. Kaya nakaganon na. Oh. Kasi nagungot-ngot eh. Yun ang ibig so, natin yun, sa yun. BNC. Grabe naman kayo. Kayo talaga, grabe. Mm-hmm. Ay, naku. Ito naman. Ah, ito yung... Galing ho kami. Yeah. Mm. Seryoso to. Parang, para ba tayong nagigest sa idol natin si Tito Boy? Yes. So, Tito Boy. Syempre parang pangarap ko din naman dito sa aking munting channel namin. Meron din ako malaganon. Ay, taray. So, I'll give you 1 minute. Sige nga. Miss Kiana, para sagutin itong mga tanong natin sa Chickathon. Ano ito? You complete the sentence, Miss Kiana. Pa- Ay, hindi nga ako pumapasok sa school. Dito, mapasubo pala ako dito. O, timer starts now. Okay. Ang biggest asset ko ay... Boobs. Ang maling akala nila sa akin ay... Matalino. Malaki ang respeto ko sa taong... May isang salita. Bilang kaibigan, ako ay... Pure. Mahirap maging Kiana Reeves kasi... Luka-luka. Attracted ako sa lalaking... Bagets. Ayoko sa lalaking... Jots. Ang nagpapaiyak sa akin ay... Walang pera. May asim pa ako kasi... Kasi naliligo ako araw-araw. Ako si Kiana at ako ay... Ako si Kiana at ako ay palaban. Oh. Bakit naman may asim? May asim kasi nagwe-wet pa ako eh. Pag wala ka ng wet, siguro maano na yun, mapanghi. Oh. Totoo. Regular, ayoko maubo. Pasensya na, pero science naman ang pinag-usapan natin ngayon. Ang galing talaga nitong conversation natin. Ay, oo. Napaka-educational. Educational? Oo. Yung boobs kasi, gusto ko na sana siyang paliitan. Then, maraming mga kaibigan ko na nagre-react na, wala na daw Kiana Reeves kung walang boobs. Kasi yun daw yun nakikita ng tao. Parang image ko na daw. Sabi ko, ay, ganun ba? So, yun, tinuloy ko na lang din siya. Hanggang mapunta na to sa sahig. Upcoming projects. Naku, karamihan ng project ko, mga Viva Max. Pero sabi ko nga, direct, huwag mo ako pahubarin direct kasi hindi nga ako naguhubad nung, ano, baka mabasa ko. Pero ano yung support. Words to ponder. Isaiah chapter 54, verse 10. For the mountains may be removed and the hills may shake, but my favor will not be removed from you. Nor will my covenant of peace be shaken, says the Lord, who has compassion on you. Amen. I would like to thank Apostol Dental Clinic for my smile. Naku, maraming salamat po sa inyong support sa akin from day one. Jill Stewart for my eyewear. And also sa aking kaibigan, si Lucy Britannico of Britannico Salon and Hair Shop Salon for my hair style and my hair color. And also, of course, si Leia ng Bernardo's Golds and Diamonds, ang aking isa sa mga sweetest friends ko. Mm-hmm. Thank you, Donna, for Sikwate Cafe. Nandito po kami sa kanyang napaka-cozy, comfy, lovely coffee shop na meron din pong lovely food. Yes. Napakasarap na pagkain. At meron silang chocolate ngayon, yung Terra Broma. Nakaka-relax. Kailangan ninyong itry yun. Only available at Sikwate Cafe. Kiana, meron akong simple gift na magbibigay pa ng gift. Makatakin ko dito. Yes. Ang may-ari mo ng Sikwate Cafe, Donna May Miranda. Yes. Thank you. Ay, pangmayaman. Ito po. Tulad mo. Ang sarap kasi makakatanggap ka ng ano bouquet na ganito kasi parang feeling mo VIP ka. Thank you very much, Kians. Kians, message mo sa mga friends natin, sa mga taong nanonood sa'yo ngayon. Ang message ko lang, huwag tayong masyadong padalos-dalos ngayon sa mga desisyon natin kasi mag-update-update din kayo sa news abroad kasi kung ano yung problema sa abroad, apektado lagi ang Pilipinas. So, hindi naman kagandahan ang nangyayari ngayon sa abroad. Kung ano yung problema sa ibang bansa, hindi ibig sabihin na safe na tayo dito. At saka mag-thank you ako sa mga subscribers ni Miss Snooki Sarna. And thank you so much na nag-guest ako dito. At
I'm so proud. Proud na proud ako na ang lahat ng na-guess ni Miss Noki, kasi nakikita ko yung ibang guest niya na sobrang na-line up ako, na nakasama ako sa listahan ni Miss Noki ng mga friendship niya. O diba, I'm so proud. Kahit wala akong mansyon, basta ang respeto lang na tinuring kang kaibigan ng mga nirerespetong tao, lalo na sa showbiz, malaking bagay na po sa akin yun. Thank you so much, Miss Noki. I love you. Friends, huwag lang humanood ha. Magsusubscribe po tayo, please. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagsubscribe na at magsusubscribe pa po. Malaking tulong po sa amin. Thank you very much po. If you like our show today, please like, share, and yes, subscribe. Press the notification bell for further updates kung kailan po ang susunod na vlog. And friends, always remember, whatever happens, rain or shine, friends po tayo. Bye! Yes! Bye! Miss Keanu Reeves po! Ito pang sabi ang pet dog. Oo nga. Bakit kumakapit sa malamala? Ang balahibo. Balahibo. Grabe ka dire. Parang wala lang karapatan mabulunan.